Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Narito na naman tayo sa weekend, fight weekend. Alam naman natin, ilang oras na lang magaganap na yung heavyweight championship sa pagitan ni British boxer Anthony Joshua at ng ating Mexican fighter na si Andy Ruiz Jr. No? So nag-weigh in na sila, katatapos-tapos lang. At napakalaki ng diferensya, alam nyo naman, syempre, dito lang yata lamang si Tabachoy, no? Yung lamang siya ng si Anthony Joshua ay nag-weigh in ng 247 pounds, samantalang to si Andy Tabachoy Ruiz ay nag-weigh in naman ng 268 pounds. So kung yung lamang niya ng almost 20 pounds, ay mako-convert niya yan sa punching power. Eh yun lang ang pag-asa niyang mapatulog tong si Anthony Joshua. At alam naman natin lahat na sa lahat ng booking, sa lahat sa labong betting ads sa Las Vegas, lamang na lamang to si Anthony Joshua. Parang ngayon pa lang sinasabi na walang kapag-apag-asa. Isang pwedeng mapatulog ni Andy Ruiz sa isang lucky punch. Yun nga, yung 20 pounds na yon na lamang niya sa kilo, eh yun yung ano, no? Yun sana yung maging 20 pounds punch na kinakailangan niya para mapabagsak. Kasi walang-wala siya. Skills, tangkad, built ng katawan, boxing IQ, panay kay Anthony Joshua. Tandaan natin, si Anthony Joshua po ay Olympic gold medalist. So wala ka nang hanapin pa. Tapos yung ganong katawan, binilang ko yung ano, yung hindi lang 6-pack, 7-pack, meron pang ano eh, kakaiba, no? Ako, ano lang ako eh, pak pandesal lang. Okay, punta naman tayo sa iba pang boxing na balita sa boxing. Kamakailan nagkita sa Macau, China, itong boksingero natin na si Jerwin Angkahas, ang ating champion na super flyweight, at saka ang napakasikat na superstar ng boxing ngayon, Asian superstar na si Inoue, no? So pareho silang pinarangalan ng IBF. Kaya marami nagtatanong na posible ba, pareho naman silang champion at isang weight division lang kalampagitan. Alam naman natin na to si Angkahas ay gusto na rin na umakyat ng weight dahil nahihirapan na rin siya manatili sa super flyweight o junior bantamweight. May inuubo-ubo na rito si Mrs. Aratilis. Mag-hi ka naman dyan. Hi. Okay, balik na tayo. Ito si... Nagkita sila rin sa Macau, no? Tapos maraming espekulasyon. Nagpa-picture kasi sila na pareho silang may belt. Sabi ngayon, maglalaban ba yung dalawa? Okay, bago sila maglaban, kinakailangan malagpasan muna ng Asian boxing superstar na to, o new Asian boxing superstar na si Inoue, ang ating kababayan na si Filipino Flash, sa finals ng World Boxing Super Series, no? Kinakailangan talunin niya muna si Donaire bago magkaroon ng posibilidad na maglaban sila ni Jerwin Angkahas. Pagkatapos na, siyempre focus muna si Inoue. Hindi siya pwedeng kumuha ng ibang laban maliban sa ibinibigay o sa finals ng World Boxing Super Series. Okay? So, abangan natin yan. Kung kailan yan, sana kahit sa Japan o kahit sa US, masaksihan natin. At sabik na tayo dyan sa World Boxing Super Series. Kasi ang mananalo dyan, bukod sa tatanggap na Muhammad Ali Trophy, ay tatanggap ng tumataginting na $10 million. So napakalaking pa-premyo yan para sa magcha-champion. At isang laban na lang kayang abutin yan ng ating Filipino Plus, Nonito Donaire. Kahit na lamang yung betting ads ay pabor kay Inoue, alam naman natin na hindi nawawala yung punching power ni Nonito Donaire. Kaya come fight time, magkakaalaman kung kaya ba ni Inoue na tanggapin ang mga malulupit na suntok ng ating Filipino Plus, Nonito Donaire. Okay, punta pa tayo sa isang batang-batang boxer natin na ang laki-laki ng potential na maging world champion ngayon.
So, ito isa sa mga idol ko dahil sa malupitang mga suntok. Kapapanood lang natin sa kanya noong January 31. Naroon siya sa may America lumaro. Under siya ng Roy Jones promotion, no? Kaya itong mga si Mighty Ashton Palikte. So lalaban naman siya para sa vacant WBO Super Flyweight Championship sa Japan. Ang makakalaban niya rito ay isang Hapon na nagngangalang Ioka. Tapos ang paglalabanan nila, kung hindi nyo pa alam, yung binakante ni Donny Ahasnietes dahil ang mandatory sa corona ni Nietes ay itong si Palikte. Na nakuha naman ni Palikte nung talunin niya si Jose Martinez, ang dating unbeaten na boksingero ng Puerto Rico, dun sa huling laban niya yung January 31st, no? Kaya dapat dahil mandatory siya, pwersadong labanan siya uli ni Donny Nietes, dahil nung nakaraang huling laban nila ni Donny Nietes ay nag-draw sila. So dahil tinanggihan siya ni Donny Nietes, ang WBO ay dineklara na tinanggalan ng corona si Donny Nietes, no? Bakit tumanggi si Donny Nietes? Dahil ang sabi ng kanyang kampo, kinakailangan niya ng lumaban sa mas lucrative na mga labanan. Ayaw niya ng kalabanin si Palikte. Okay? So, kung ano yung lucrative na laban na hinihintay ni Donny Nietes ngayong natanggalan na siya ng corona, ay hindi pa natin nasasaksihan. Kasi ang tinatarget niya noon si Rungbisay or si Estrada. Kung lalabanan siya ni Rungbisay at ni Estrada ng walang belt, ayan ang makikita natin kung gaano kagaling yung ALA promotion na kumbinsihin si Estrada or si Rungbisay na kalabanin si Donny Nietes kahit walang corona. Okay, so napupuna natin itong mga champion natin, kinakailangan pala, no, katulad si Angkahas, hawak yan ni Manny Pacquiao sa MP Promotions, pero ang kanyang international promoter ay si Bob Arum ng Top Rank, no? Samantalang ito naman si Palikte ay hawak naman ni Roy Jones Jr. So ito yung nakikita natin trend sa mga Pilipino boxer, na para kayo ay maging world champion o magkaroon ng mga magagandang laban, kinakailangan mag-hook up kayo sa mga international promoter, dahil etong mga to ang may kakayahan na makapagbigay sa inyo ng mga magagandang laban internationally. So dahil nga may tatlong TV networks na naglalaban-laban sa paramihan, maraming boxer ang kinakailangan nila. Inariyan yung ESPN, yung Showtime, Fox Network, at saka yung The Zone. Nangangailangan sila ngayon ng maraming boxer, no? Okay, si ano pa pala? Si Duno. Si Michael Duno naman ay naroon naman sa Golden Boy Promotion na under naman ng The Zone. Okay, so napakaganda niyan. Oh, nga pala, no? Yung tatlo na yun, nasa iba't ibang network din. Okay, panahon naman para sagutin natin yung nung nakaraang video, kasi ang sinabi natin na parang nararamdaman natin na may halong gigil o masyadong seryoso ngayon sa training camp si pambansang kamao Manny Pacquiao, no? Ang hinala nga natin dyan na yung pagiging serious niya ngayon ay epekto ng kaguluhan na nagaganap sa Senado, no? Pero meron, alam nyo, magaganda yung mga comment nyo, dahil mula sa mga comment nyo nakakakuha ako na idea kung ano yung gagawin nating content, no, kinabukasan. Kasi araw-araw po itong video natin, kung hindi nyo pa alam. So marami kung nakukuha dyan sa mga content. May nagsabi sa na isa na nag-comment na kaya daw gigil na gigil ngayon si Manny Pacquiao kay Turman dahil sa mga pinagsabi nito ayon kay Buboy, no? So hinagilap natin yung ano, at napatunayan nga natin, no, ayon kay Buboy Fernandez, hindi pa niya nakita uli si Manny Pacquiao na ganito kagigil sa kanyang laban buhat nung huling lumaban siya kay Morales nung ikatlong laban nila. At alam na naman natin kung ano naganap nung ikatlong laban nila ni Morales, no?
sa gigil ni Manny Pacquiao kay Morales, parang galit na galit siya kay Morales noon. Eh, yun na yung panahon na bumagsak, napabagsak niya at hindi niya pinaporma si Morales. Kung ganyang Manny Pacquiao ang ina-expect natin sa July 20, ay malamang may pagkalagyan to si Turman, no? At saka, ang maganda rito kay Buboy sa trainer niya na si Buboy, aba, eh, inaral na nila, no? Yung mga flaws ni Manny, ni Kit Turman. Kasi kung titignan nyo nga naman, etong huli, hindi dapat ito yung pagbatayan, eh, di ba? Si Jose Cito Lopez, dahil napansin nyo naman na kaya naman, kahit nga isang walang pangalan o isang hindi naman sikat na boxer, hindi nga kasama sa top 10 na pound for pound ng ano ng welterweight, ay kayang mag-rogi itong si Kit Turman, no? Paano pa si Pacquiao? Pero hindi dapat yan yung pagbatayan, sabi nga ni Buboy. So ang inaral nila, yung dating mga ano, mga laban niya, nung kalakasan niya, yung sinasabi ng lahat na ito ang napakahusay ng pagkakapanalo nito, yung kay Sean Porter. Alam naman natin, content trivia mga kapatid, si Sean Porter ay dating ka-sparring mate ni Manny Pacquiao, no? Matagal-tagal din sila nag-sparring at ngayon ay WBC champion na lalaban kay Errol Spence sa mga sa susunod, no? Oh, so ngayon, at saka nagsabi na si Sean Porter na sa pagitan ni Kit Turman at Manny Pacquiao, mananalo si Manny Pacquiao. Okay, tignan natin, no? Yung speaking of sparring partner pala, di ba kamakailan napabalita na yung chief sparring partner ni Manny Pacquiao na si Michael Cambosos ay umalis na sa pangangalaga ng kanyang conditioning coach na si Justin Fortune. Kaya wala sa kasalukuyan, no? Pero may nahanap na sila na kapalit na bilang chief sparring mate ni Manny Pacquiao. Ito ay ang boxer, Australian boxer na nagngangalang Tim Chu. Tim Chu. So kung medyo familiar kayo sa apelidong Chu, tama ang hinala nyo, no? Ito ay may kung natatandaan natin yung boxer recently, napakagaling superstar, si Costa Chu. Yung box, napakasarap panoorin itong Costa Chu na to. Ito yung mga tinalo nila, kaya sumikat si Ricky Hatton sa larangan ng boxing. Dahil ito yung isa sa mga tinalo ni Ricky Hatton, ni Ricky Hatton, si Costa Chu, no? So, sikat to nung araw, anak niya na to. Imagine niyo, no? Halos kapanahon, kung titignan niyo may igi. Nauna lang ng konti ito sila Costa Chu kay La Pacquiao, no? Tapos yung anak na ni Costa Chu yung magiging sparring partner. Parang ganun na yung ibang henerasyon na yung magiging sparring partner. Yung mga boksingero ngayon ay nasa ibang henerasyon na talaga to si Manny Pacquiao. Okay, so nakita na raw yan ni Buboy Fernandez na yung mga weaknesses nito ni Kit Turman. Una, nakita nila yung shoulder na hindi nakatulad ng dati, may tama yan. Yung left hand ni Turman, nakita nila, at saka yung mahina sa bodega. At ayon nga kay Buboy, alam din nila na minsan nagsishift to sa unorthodox, no? O nagkakaliwet ito para malito yung kalaban. So ito maganda sa kampo ni Manny Pacquiao, naaaral na nila pati mga weaknesses ng kanilang makakalaban. So balik tayo, ano nga ba talaga yung ikinagagalit ni Manny Pacquiao dito kay Kit Turman, no? Bakit parang gigil na gigil? At sabi ko nga po, kakaiba talaga. Kasi noon patawa-tawa lang. Tignan niyo yung mga videos nung mga iba yung nakakalaban ni Manny Pacquiao. Pinagtatawanan niya lang, pero ito talagang serious. At sabi niya sa isang interview, yung kakainin, papakain ko sa kanya sa ring yung lahat na sinabi niya. So nung tinanong si Buboy kung bakit ganun na lang yung galit ni daan-daan naman si Mrs. Aratilis, o maghay ka na, total dumaan ka na. Yung asa na tayo? Yun, bakit galit na galit?
Yung naalala niyo yung second, ano, yung nag-quote ng Bible verse si Manny Pacquiao dun sa ano. Aba, ang bastos na si Turman. Di ba ang sinagot niya? Dun pala napikon si Manny Pacquiao. Dalawa. Sa dalawang instances. Yung una, yung sinabi niya na i-crucify niya si Manny Pacquiao, no, sa ring. I-crucify. Grabe, no? Ang tingin dito ni Pacquiao ay pambabastos sa Biblia. Alam niyo naman na a very biblical person na ngayon si Manny Pacquiao, hindi katulad ng mga noon na laro-laro. Ito, talagang seryoso siya sa kanyang pagiging Christian, no? Para babuyin mo yung perceived ni Manny Pacquiao na, birin nyo, kaya nga nawala yung, mabalik lang ako, kaya nga nawala yung, ano, yung endorser ng Nike sa kanya dahil yung paniniwala niya biblically na dapat walang ano, no? Parang ano, yung anti-gay si Manny Pacquiao, di ba? Hindi siya naniniwala. Parang ayon sa Biblia kasi, babae lalaki lang, no? Eh, kanya-kanyang paniniwala. Alam niyo naman sa Amerika, no? Pag nireject ka ng, pag may nirali-nirali ng mga LGBT community, eh, yun na, no? Doon nagsimula nung tinanggalan ng endorser si Pacquiao, umalis yung Nike bilang endorser ni Pacquiao dahil doon sa instance niya na napaka-biblical noon. Eh, dapat hindi pinakikialaman nung ano, hindi pinagsasama nung Nike. Dapat ini-endorse mo si Pacquiao dahil sa kanyang kagalingan, hindi dahil sa kanyang mga religious na paniniwala. Diba? Boxing-boxing lang. Eh, hindi ganun yung masyadong maalaga. Eh, maalaga sila, pero ang dami namang tignan nyo naman kung sinong gumagawa ng mga sapatos nila. Anyway, dito na tayo, balik na tayo. Yun nga, no, napaka-religious nito ni Pacquiao para ang tingin niya ay ayong kay Buboy. Eh, parang pambababoy ito sa Biblia, no? At ang ikalawa, ito yung gustong patunayan ni Pacquiao na hindi yung sinasabi na pagre-retiruhin o hindi na siya bagay sa ring, kundi bagay siya sa Senado. Gustong patunayan ni Manny Pacquiao na ipapakain niya rito kay Kit Turman lahat ng sinasabi niya laban sa ating pambansa kamo. So, ina-expect natin yung explosiveness na matagal na nating hindi nakikita kay Manny Pacquiao. Kung napapanood niyo yung mga video ng training, talagang ako nasya-shock eh, no? Kasi lahat ng video ng training ni Pacquiao, nung mga, ano, eh, fanatic tayo eh. Talagang lahat, nung araw na mayroon pang 24/7, nung araw na mayroon pang all access, lahat yan, di ko pinalalagpas yung mga episode na yan. Kaya yung mga nagsasabi na, pag may nasabi ko rito, at nagsasabi sila na magbigay ka ng prueba, eh maniwala kahit hindi, eh hindi ko kinakailang kayo magbigay ng prueba na mali yung sinasabi ko at maniniwala ako sa inyo. Eh ang problema kasi sa inyo, lahat kayo nakabatay lang sa pinapanood nating video ngayon. Eh yung mga video nung araw na wala naman sa YouTube, yung mga video na pinanood na pag-aari na HBO na hindi nyo na makikita. Eh yun yung sinasabi ko sa inyo na maganda to, mag-usap tayo. Kung sa tingin nyo may mali akong sinabi, i-correct nyo. At ang dami naman kong tinatanggap. Pero itong mga bagay na to, talagang very avid tayo na follower ni Manny Pacquiao kahit noong araw pa. Kaya gusto natin to, itong attitude ni Manny Pacquiao na napakaseryoso. At kung eto nga yung attitude niya nung Pacquiao Morales 3, eh alam nyo na ang kahinat na ni Turman, no? Yung hamon niya, sana totohanin niya. Yung hamon niya kay Pacquiao, na pag natalo siya ni Pacquiao ay magre-retiro siya. Eh malamang magkatotoo yan. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli, Bad Aratilis po.